tulong din yan eh, para sa health natin, para iwasan natin yung mga kung ano-ano mga virus, especially dito sa coronavirus. Alam nyo naman yung coronavirus, malakas na virus yan, so kailangan... Hi guys, so Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video to, sasabihin ko sa inyo at saka tutulungan ko kayo kung paano lumakas yung immune system natin para hindi tayo magkasakit. Alam nyo naman, for the past 2 weeks or for the past week, merong nauusong sakit ngayon o yung virus, especially sa China. Ito yung tinatawag nilang coronavirus. Dito sa video to, papakita ko sa inyo or tutulungan ko kayo paano maiwasan yung mga virus para pumasok sa katawan natin at magkaroon tayo ng masiglang katawan or healthy body at saka para maiwasan natin yung mga kung ano-ano mga sakit. Yung immune system natin tataas. Isasabihin nyo to. So, kailangan panoorin itong video ko simula ngayon hanggang matapos para hindi tayo magkasakit or maiwasan natin yung kung ano-ano mga sakit, especially yung coronavirus. Okay? Pero bago upisa itong video, magka-shoutout muna tayo. Shoutout time. Sa shoutout na to, ito yung isang tao bumili ng e-book natin for the past week or last week. Ito, si... Teka, tignan ko muna sa phone ko kasi dito lahat pumapasok yung mga transaction kung sino bumibili ng e-books natin sa online. Ito, si Albert Bajamundi from Australia. Sir, maraming salamat, sir, sa pagbili ng power building training plan natin. Dalawa yung e-books natin na pwede nyo bilhin sa online. Isa yung 6-pack meal plan at saka yung power building e-books natin. So, yung binili niya yung power building training plan. Sana itong e-book na to makatulong sa inyo, sir. Para naman sa mga gustong mag-avail ng e-books natin, pumunta lang kayo sa website natin, www.rjbautistafitness.com. Nandun yung e-books natin. Pagkapunta nyo dun sa website, i-click nyo lang yung sa may shop page. Once na click nyo na yung shop page, nandun yung power building training plan natin at saka yung 6-pack meal plan natin. Mamimili lang kayo doon kung ano yung gusto nyong bilhin or kung ano yung gusto nyong i-purchase, either yung 6-pack meal plan or yung power building training plan. Okay, nasa sa inyo na lang yan. At saka itong mga e-book na to, guys, gusto ko lang sana sabihin na ako gumawa nito. Lahat ng mga content ng nasa e-books, ako nagsulat. At saka, gusto ko lang sabihin, lahat ng mga nandun, based yun sa experience ko. Lahat ng sinabi ko dito, lahat ng mga nakalagay dito, based yun sa experience ko. At saka, syempre, yung mga nag-purchase nito, tinutulungan ko rin, hindi lang binibigay ko yung e-books, nagko-connect din tayo sa online, okay? Yung online communication natin. Once na pagka-purchase nito, kung may mga question kayo, ang sinasuggest ko lang, i-email nyo ako. Nandun yung email address ko, yung personal email address ko sa e-books. Once na kuha nyo yung personal email address ko, email nyo lang agad ako sa lahat ng mga question nyo regarding dito sa e-books or kung ano mga question nyo regarding sa fitness, lifestyle, or anything. Email nyo lang ako, marireceive ko agad yon. Once na receive ko yung email nyo, magre-reply agad ako sa inyo as soon as possible. Last na to, guys, bago natin upisa itong video, for disclaimer lang or for clarification purpose lang. Gusto ko lang sana i-clarify na hindi ako doktor, nutritionist, or dietitian. At higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong at least 7 years background. Sorry, 8 years na pala kasi 2020 na. So 8 years background sa fitness industry. Yung 8 years background na yon, gagamitin ko yon dito sa YouTube channel natin or sa YouTube channel ko para lang sa inyo ng libre para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din o yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, ang sasabihin ko muna yung pinaka-importante para tumaas yung immune system natin, para maiwasan natin yung mga sakit, kailangan yung pagkain natin. Kung palagi pa tayong kumakain sa labas, ito, number one to, ha. Bakit naman kung palagi tayo kumakain sa labas, makaka-apekto yun sa immune system natin or makakahawa ng mga kung ano-ano mga virus? Okay, sasagutin ko yan. Ito lang, guys, ha. For example lang, ha. Mahilig tayo kumain ng fishball or mahilig tayo kumain ng barbecue. Ayan, number one yan dito sa Pilipinas. Yun yung mga popular dito sa atin. Una sa lahat, bakit number one? Kasi convenient siya, nandyan lang siya, kakainin mo siya. Pangalawa, mura siya, di ba? Cheap siya. So, kumbaga, nandyan lang siya kung saan ka lang pumunta, may makikita ka, bili ka lang, basta mayroon kang konting change o yung konting pera, makakabili ka na nito. Mabilis lang siya, tas luto na. Naka-ready na para sa'yo. Kakainin mo na lang. So, ayan.
Ito yung una kong tip. Kailangan alisin natin yan, okay? Bakit kailangan natin alisin yan? Kasi isipin mo na lang ha, magbibigay ito ng example. Ito, kunyari, yung isang tao na may virus, hindi lang sinasabi kung coronavirus or kung ano mang virus. Ito for general lang, kung meron yung tao isang sakit, tapos hindi mo alam na may sakit siya. Kasi paano mo nga malalaman? Diba? Hindi ka naman nag-extray sa kanya. Tatanungin mo siya, pare, may sakit ka ba? Pare, may sakit ka ba? Pare, may sakit ka ba? Diba? Parang mga ganun. So, hindi mo malalaman. So, ang gagawin niya, bibili siya ng isang barbecue or bibili siya ng fishball. Siyempre, pag niluto mo na yung fishball, pinuto mo na yung barbecue, anong gagawin mo? Kakainin mo ba yun ng ganun lang? Diba? Siyempre, gusto natin ng sausawan. Diba? Yung sausawan, anong gagawin niya? Pagkaluto ng fishball, pagkaluto ng barbecue, kainin mo yun. Sabi mo, bumili siya ng mga 6 na perasong fishball or yung isang iba't iba klase ng barbecue. Pagkaluto, ihaw, siyempre, ang gagawin, sausaw, sausaw, sausaw. Diba? Isasausaw natin yung barbecue or yung fishball sa mga kahit anong mga sauce. Diba? So, yung pagkasawsaw nun, anong gagawin? Kain. So, pagkakain, syempre, meron ka pang barbecue or meron ka pang fishball. Anong gagawin mo? Hindi mo lang pwedeng kainin. Ganun yun. Blood yung lasa. Di ba? Walang lasa. Sawsaw ulit. So, para sa'yo naman, kung bibili kayo naman ng barbecue or mga kung ano-ano sa labas, ang gagawin mo, ganun din, di ba? Luto-luto, tapos kay ikaw, sawsaw ka, sawsawan, sawsawan kayong dalawa, sawsawan kayong dalawa. O ano? Kung may sakit siya, kinain niya, nilagay niya doon, ikaw, sausaw ka din, kainin mo, o, sa'yo na, yung virus, napasa na sa'yo. Diba? So, logic lang. So, common sense, guys. Diba? So, kailangan, instead na kakain tayo sa labas, ang gawin natin, bumili tayo ng mga pagkain na pwede natin lutuin ng tayo na lang. Diba? Number one importante. Ayun yung importante dito eh. Kung kakain tayo ng mga kung ano-ano lang sa labas, hindi natin din alam kung paano pini-prepare yon. Especially kung yung nagluluto. Hindi ko sinasabi na madumi yung nagluluto nun, pero hindi mo alam kung saan galing yon. Pero kung ikaw yung bibili nun, isipin mo, bibili mo sa supermarket, syempre bago mo lutuin, lilinisin mo, hugasan mo, hindi mo naman pwedeng lutuin yun ng madumi, di ba? Ayaw natin kumain ng madumi. Hindi ko sinasabi yung binibenta sa labas, eh madumi. Para lang makamake sure ka na yung kinakain mo, safe para sarili mo, eh kailangan ikaw mag-prepare at saka alam mo kung ano yung ginamit mo doon mga panluto. Kasi yung doon, nakikita mo nga panluto, pero bago lutuin yun, nakikita mo ba kung paano pinare-prepare? Ano na naman eh. Pini-prepare yun, di ba? So, yun yung number one tip ko dito. So, pumunta na tayo sa pangalawang tip. Yung pangalawang tip ko naman dito, kailangan kumain tayo ng maraming vegetables, mga gulay, okay? Instead na kumain tayo ng mga masyadong matataas sa sugar, i-substitute na lang natin sila sa mga gulay, di ba? Kasi yung mga mataas na sugar, pwede yun mag-cause ng number one, diabetes. Kung diabetic ka, kung kakain ka ng mataas na sugar, syempre, magti-trigger yun. Hindi yun maganda sa katawan natin. Ang tendency ng masyadong mataas na sugar, eh, ang gusto mong palagi, eh, di ba parang gusto mong matulog na lang. Kasi yung sugar, nakakataas yun ng insulin level natin. So, kung masyadong mataas yung insulin level natin, ang tendency niyan, manghihina tayo. Hindi tayo manghihina, parang feel natin, lagi tayong tama. Di ba, pag busog tayo, feeling natin, lagi gusto natin matulog. Kasi yung insulin level natin, masyadong mataas. So, ang tendency nun, hindi ka na lang mag-exercise. Wala kang gagawin kundi matulog. So, ang gagawin mo, kung magiging tamad ka, wala kang exercise, syempre, yung katawan mo, masasanay sa ganun palagi. Ang mangyayari niyan, eh, madali kang kapitan ng sakit kasi hindi ka active. Yung katawan mo, hindi active. Okay? So, yun yung number one na sinasuggest ko. Instead na mga kung ano-anong mga pagkain, chocolate, yung mga mataas sa cholesterol, katulad ng chicharon, mga chichiria, yung mga snack na yun, i-substitute na lang natin siya sa mga vegetables, sa mga gulay, at saka mga prutas. Okay? Instead na kumain tayo ng mga kung ano-anong mga pagkain. Makakatulong yan para tumaas yung immune system natin. Okay? Magbibigay ako ng
tatlong example ng favorite na gulay ko na kinakain ko mostly kapag nagpre-prepare ako ng pagkain ko. Ayan, okay. Ang hirap sabihin. Pasensya na guys, sabulol ako minsan. So, yung number one na favorite na pagkain ko dito sa mga gulay, ito yung okra. Ayan, masarap yan kapag inagawa ko, binuboil ko, or sinasabay ko siya sa kanin. Pag niluluto ko yung rice, kapag medyo luto na yung rice, nilalagay ko dun yung okra para ma-steam siya. Tapos pag steam na, yun, sarap kainin yun. Isa yan sa favorite ko. Tapos yung pangalawa, ito, spinach. Yan, na-recommend ko yung spinach kasi yung spinach, alam niyo naman, di ba, si Popeye the Sailor Man. So, si Popeye, di ba, sinasabi nila kumakain siya lagi ng spinach para lumaki yung muscle niya. Kasi yung spinach, mataas yun sa kung ano-anong mga nutrients, okay? Yung nutrients na yan, isa na dito yung pang-immune system natin. Or vitamin C, vitamin A. So, yun, kung kakain tayo ng mataas nun, ang mangyayari sa atin yan, ay tataas din yung immune system natin. Kumbaga, magbibigay tayo sa kanya ng mga kung ano-anong nutrients sa katawan natin para maiwasan natin yung sakit. Tapos, yung last naman na kinakain ko palagi din, eh, ito yung broccoli at saka carrots. Okay, yung dalawang yan, pinagkasalo ko yan. Pag kinakain ko yan, maganda yan sa katawan natin. Yung broccoli, mataas din yan sa vitamin A, vitamin B, vitamin C. So, marami siyang mga nutrients na nakakatulong para tumaas yung immune system natin at saka para maiwasan natin yung sakit. Okay, tandaan nyo yung mga gulay na yan. Tapos, pagkatapos sa pagkain, pumunta naman tayo sa inumin. Okay, sa inumin naman, instead na uminom tayo ng mga juice, yung mga matataas sa sugar, yung mga matatamis na juice, yung katulad ng sago, gulaman, or mga regular soft drinks, isubstitute na lang natin to sa tubig. Instead na uminom tayo ng mga kung ano-anong mga matatamis na inumin, or ito pa, alak, you know, instead na uminom tayo ng alak, eh, uminom na lang tayo ng tubig, okay? Or kung gusto nyo nang magkaroon ng may lasa yung tubig natin, pwede rin tayong uminom ng tinatawag kong calamansi juice. Yung calamansi juice, ang gagawin mo, lagyan mo siya nung yung tubig, lagyan mo lang calamansi, di ba? Kasi para siya maging calamansi juice, pero hinahinay sa asukal. Huwag natin siya lagyan asukal, yung calamansi na lang ayun yung pinaka-juice natin. Or kung meron tayong lemon or lime, ayun ang ipalit natin. Lagyan natin ng lime or lemon yung water natin. Tapos wala ng sugar, kung gusto mo ng malamig, lagyan mo ng ice para pag ininom natin, refreshing. Ayan. Yung mga substitute. So, meron tayo sa pagkain, meron tayo sa inumin. Ngayon naman, ito, importante guys, tandaan nyo to ha, kasama rito. So, pangatlong tip natin kailangan, yung tulog, yung sleep. Tandaan natin guys, kung wala tayong tulog, ang mangyayari niyan, yung katawan natin, especially yung brain natin, yung utak natin, hindi yun magpa-function ng maayos kung wala tayong proper na tulog. Like ko sinasabi to sa video ko for the past 8 months, 9 months na mga sinasabi kong video, yung tulog, importante to. Kailangan matutulog tayo sa mga adults at least 7 hours. Minimum yan guys ha, 2-9 hours. Okay? Kung kulang pa rin, 10 hours, okay lang. Pero kung sobra naman yun, eh hindi na maganda yung kung sobrang tulog. Pero yung kailangan, yung tulog natin, yung tamang rest. Yung hindi ka nagigising after 2 hours or after 4 hours, bigla kang, alam mo yun, tas tutulog ka uli. Kailangan yung tulog natin dire-diretso. Kailangan yung nananaginip tayo, di ba? So, ibig sabihin nun, yung sleep natin, deep, malalim, okay? Kasi minsan, pag tutulog ka, parang feeling mo mababaw lang eh, parang nakapikit ka lang. Hindi dapat yung kailangan yung tulog natin restful, yung very deep, yung malalim talaga, para yung pag rest ng katawan natin, especially utak natin, the next day mag-regulate siya ng proper, di ba? Makakatulong yun para makapag-isip tayo ng maayos at the same time makakain tayo ng maayos. At saka ito naman yung sa pang-apat na tip. Yung tip ko, exercise. Okay? Lagi kong sinasabi guys, kung wala tayong exercise, ano mangyayari sa katawan natin? Diba? Manghihina tayo. Kumbaga, yung katawan natin, lagi lang sabi natin, ba't palagi akong tamad? Lagi akong tinatamad, wala akong lakas, wala akong energy para gawin to. Kasi nga, yung katawan mo, sanay na walang ginagawa. Eh, kung magbibigay ka ng routine para sa katawan mo, kung gagawa ka ng routine na sabihin mo mag-exercise ka for at least 3 times to 4 times a week. Ayan ha, 3 to 4 times a week lang. Yung katawan mo, syempre, masasanay na yun. Every week, mayroon kang ginagawa kaysa wala kang ginagawa. So, nagiging active ka. So, yung mga inactive na ginagawa mo, mawawala yun. Yung katawan mo, magiging active.
lahat ng mga cell mo gumagana, yung mga body parts mo gumagana, pinagpapawisan ka. So magandang idea yun or magandang practice yun para tumaas yung immune system natin. So kailangan meron tayong regular exercise. Hindi ko naman sinabi na mag-exercise ka araw-araw. Nasa sa'yo na lang yan kung kailan ka may free time. Kung wala kang free time, syempre ang gagawin mo, kukuha ka ng time para mag-exercise. Okay? Walang excuse. Walang excuse, walang mga kung anong manong excuse. Basta kailangan makapag-exercise tayo at least 3 times to 4 times a week. Ayun yung recommended ko. Yun yung ginagawa ko rin. Ako, for the past 8 years, nag-exercise ako ng at least 3 times a week. Kung hindi man, 4 times a week. Minsan sumusobra ako or minsan hindi dahil sa schedule din. Pero hindi ko nawawalan na hindi ako nakapag-exercise ng at least more than 2 weeks. Okay, minsan may rest day ako or rest week ako ng 1 week. Tapos the following week, ang ginagawa ko, balik ulit ako sa rotation ko. Okay, sa schedule natin. Importante yan, guys. So, kailangan tandaan nyo yan. Tapos ngayon na, ma'am, pumunta naman tayo sa pang-last o yung pang-limang tip natin. Itong last tip, optional lang to, guys. Okay? Itong optional, yung ibig ko sabihin, yung supplement. Kasi yung mga supplement, makakatulong yon para mag-boost yung immune system natin. Magbibigay lang ako ng 3 supplement, yung top 3 supplement ko dito para tumaas yung immune system natin, para yung sakit natin, para yung mga sakit hindi dumapo sa atin. Okay? Ito yung number 1 na supplement na sinasuggest ko dito, yung multivitamins. Okay? Yung multivitamins, importante yon. Kahit anong brand, wala akong sinasabi, pwede yung Centrum, kahit anong brand, wala akong alam. Basta alam ko yung Centrum kasi tinake ko na yun noon. Pero may iba akong tinitake ngayon, yung gut supplement. Ayun yung tinitake kong multivitamins para sa akin ngayon. Tapos, yung pangalawang supplement naman, ang sinasuggest ko dito, yung fish oil. Okay, yung fish oil, hindi lang yung maganda sa immune system natin, maganda rin yung sa heart natin. At saka sa bones na rin natin. So, kung mag-take tayo noon, hindi lang tataas yung immune system natin. At the same time, makakatulong din yon para maiwasan natin yung mga injury, especially sa mga weak part ng katawan natin, sa bones natin, sa joints natin, makakatulong yon. Tapos yung panglast naman, ito naman yung vitamin D. Yung vitamin D, maganda yon para sa bones at saka sa immune system natin at the same time. So, yan, 3 yan, importante yan. Saka, para sa inyo, kung makaka-afford kayo, optional lang yan. Kung maka-afford man kayo, mas better. Kasi, kumbaga, tulong din yan para sa health natin, para maiwasan natin yung mga kung ano-anong mga virus, especially sa coronavirus. Alam nyo naman yung coronavirus, malakas na virus yan. So, kailangan iwasan natin yan. Kailangan tumaas yung immune system natin para lagi tayo healthy at masaya. Okay? So, ito po muna yung video natin ngayon, guys. Sa itong video ko, nakatulong sa inyo. Kung nakatulong itong video ko sa inyo, sana po na i-like nyo to para tumaas din itong like natin. Saka huwag nyo kalimutan, guys, i-share nyo rin to, hindi lang para sa inyo, para din sa iba. Sharing is caring. At saka, guys, kung may nakalimutan man akong sabihin dito sa video to, may nakalimutan akong banggitin, i-comment nyo lang dun sa baba. Comment nyo kung ano po yung mga idea nyo na gusto nyo i-add dito para sa lahat ng mga nanonood. Makatulong din tayo sa isa't isa. Diba? Yeah. Dito ko na po, guys, kung bago po kayo sa YouTube channel ko or kung bago ka sa YouTube channel ko, ini-invite po muna kitang mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin every Friday para sa bago natin video. Kung ma-miss nyo man nyo, huwag kayong mag-alala. Basta i-click nyo lang yung notification button dun po sa baba nitong video para once na nag-upload ako ng bagong video, notified pa rin kayo kahit hindi kayo naka-online. Saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So thank you for watching, guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. And I'm out for today. Peace.